historically, tayo po ang may pinakamakulay na kasaysayan sapagkat tayo po ay biktima ng mga dayuhang mananakop. So sinasabi ko, tayo ay talagang produkto tayo ng tuloy-tuloy na revolusyon. Na hindi naman tayo pumapayag po eh, na nasasakop tayo. Tayong lahi natin, napakatapang nitong lahi nito. Ang naging problema lang, nung nakuha natin, ang kalayaan natin nung 1897, huminto tayo. Kung kailan kalahi na natin, kakulay na natin, ang tumatayo, na-stack up tayo. Of the Duterte administration is getting in the way of the flow of information or the flow of the truth to the public. So it will take a little time, but his numbers continue to go down. But, let me just go back to the premise. Kuha tayo ng batas, di ba? Very example, ito lang, one example lang po ito. Sabi ko na po babanggitin yung mga senador na nagpasa na to. Pero example lang po ito. Kasi sa ngayon, issue po ang rice tarification law. Yes. Issue to eh, na imbis na nakatulong sa ating magsasaka, ito pong law na to ay nakapagpahira sa ating mga magsasaka. Bakit? Eh napakaganda ng batas. Kasi modernisasyon ng ating mga farmers. Magsasaka. Ito po ang naging diferensya. Nauna ang modernisasyon bago yung edukasyon. Gusto nating i-modernize ang ating mga farmers. Hindi naman natin sila binigyan ng tamang edukasyon. Sana yung mga farmers, ang una nating ginawa, hinikayat natin yung mga farmer na matatanda na, alam nyo, yan ang hirap eh, kapag ka nag-i-elect kayo ng mga senador na nasanay lang sa aircon, wala dun sa ground. Gloria Macapagal Arroyo assumed power back in 2001 through a coup. They tried to cover it up with some semblance of constitutionality, but we knew for a fact that she assumed power, assumed office via coup. Legal remedies within the Constitution and even part of the international laws like the ICC that we can resort to resolve or rectify this anomaly that is tawag ninyo mga thesis ninyo at kung ano yung tinuro sa inyo ng professor.